Tens of thousands of people living in nearby towns have been evacuated. Rain mixed with volcanic ash has coated the roads with rock mud, making driving treacherous. We were afraid and in panic. We were thinking of how we could save our lives. Ngayon po ay tayo ay nasa kasalukuyan na sa The 169 Entertainment Bar na kasalukuyan din na kasama po ang ating mga kapamilya, ang aming mga model, waiter, staff, bouncer at mga performer na nagsasama-sama ngayon at nagtitipon-tipon para mag-packing ng mga relisyon na ikutulong natin sa ating mga kababayan. Siyempre, nakikita niyo po kasalukuyan ginagawa po namin ngayon. Nagtutulong-tulong kami na bigyan ng tulong ating mga kababayan sa Batangas. Nagre-repack pa kami ng iba't ibang klaseng goods na kung saan na paari nilang magamit. Kasi alam namin ngayon na mas needed nila ng mga easy food kasi napakahirap talaga ng pagkain at sitwasyon ngayon dito sa doon po sa Batangas. Hindi ito naisipan eh. Puso po namin naramdaman na gawin ito ng pusa kasi ginawa namin ito dahil gusto talaga namin tumulong. At napag-usapan namin dito sa management na subukan namin magtulong-tulong, mag-raise kami ng funds. Sa tulong din ng aming mga kaibigan at mga minamahal na guests. Kaya namin ginawa ito kasi ang aming layunin eh makatulong kami sa mga kapamilya at kababayan nating nangangailangan ng tulong doon sa Batangas. Tomorrow morning after operation ngayong gabi. Tomorrow is January 18, 2020, Sunday. Ngayon, Sabado after operation na kami po ay direkta pupunta para ipaabot ang tulong na ito. Kung maaari po, ang 690, nais po namin tulungan lahat ng parte ng Batangas. Pero alam naman natin na ang buong Pilipino ay nagtutulong-tulong. I think baka doon kami sa lugar ng Santo Tomas, Batangas at Tanawan area. Maybe andadyan kami kasi some of the Talisay na family ay nandadyan doon po. So yun po ang target natin tomorrow. At ang oras na gagawin po namin, Lord, humihingi po ako ng gabay na kami po ay gabayan nyo sa aming pupuntahan at dadaanan. Lord, tulungan nila wala po sana mangyaring masama o trahedya sa amin. Ilayon mo kami sa iskratsya, kapahamakan. Lord, bigyan mo ng lakas ang bawat isa at po namin na medyo pagod. Pero para po, inihingi po namin na bigyan niyo po ng kalakasan na pag-iisip at power lalo ni Mama Kudray at sa mga taong to. Lord, salamat. Ginawa mo kami way para magamit at pakatulong sa amin. Punta po tayo ngayon sa San Juan, Batangas para mamigay ng tulong sa mga affected nung pagsabog ng Bulkan Taal. Yes, pupunta na po kami ngayon at excited kami tumulong sa ating mga kababayan po. See you later po. See you, Batangas. Nakakatuwa kasi hindi lang pala kami yung ang dami palang gustong tumulong, ang daming tumutulong. Kasi pagdating sa mga ganitong sakuna, ang Pilipino, ang mga Pinoy talagang nag-unite talaga, united as one. Dito po kami sa Jollibee, all the way na po kami sa Tanawan, Batangas, mamimigay ng release goods para sa mga nag-isima, anak. Po,
volcano eruption. Labad! Tanawan, Batangas, dito sa Old City Hall na kung saan marami sa mga kababayan dito ngayon na binibigyan namin na kasalukuyan ng aming ginawang depakin para po sa kanila. And then some of them at Talisay, iba't ibang barrio po, pero most probably sila po ay galing sa Talisay. So napakaraming tao dito at iba't ibang parte nakapila. So hindi na namin ginawa pa yung sumabay doon sa labas kasi kawawan tao. Pero na nag-decide kami, nakaligod sa iyo. As you can see, nakikita niyo po yun. So inati-hati namin kasi marami sa mga kababayan natin gustong tumulong. Kaya inallowed na lang kami nila Mama Javier na mag-iba-iba kami ng area dito. Kasi ito ang pinakamalaki na city hall dito. Ito kasi yung pinaka-old city hall dito. Okay, Mama Javier, anong meron sa loob? Dito po yung aming 330 families na naka-evacuate din po na dito po sa loob. So, ito pinaka- po kasi ay mga nanuluyan sa kanilang mga kamag-anak, mga kapatid, ay ibang. Ah, okay. Ito po mga nasa labas. Pero yung lahat din ang nasa loob, yan po yung walang matuluyan. Ah, so kaya ito yung titignan natin sa loob. So yung mga nasa loob, ito yung mga nagpinggir din natin kanina. Hindi pa yun. So ganun kadami po dito talaga. Naka 330 families po ang nakita sa loob. So ngayon titignan natin ang sitwasyon nila sa loob. Tara po. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains. All of them from Talisay? No, cluster 1 and cluster 2. Ibig sabihin, per line ng 10, 1 cluster. So yung cluster 1 and 2, Talisay. And then 3, 4, 5, 6, 7, 8 clusters po naman from Tanawan City. Silence is a quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the